Hello everyone! Mami Leia is back! Nakikita niyo yung aking mga smile? Alam niyo ba kung ano ang reason niyan? At kung alam niyo ba kung ano ang reason bakit napa-vlog na naman ako ngayon? Masaya ako. I-share ko lang sa inyo. Kung napapansin niyo is siguro mag 3 weeks na ako na hindi ako nagla-live streaming sa ngayon. Bukod sa busy-busyhan, talagang inabot ang Mami Leia ng katamaran. Yun yung naging talaga sa akin. Talagang inabot ako sa katamaran hanggang umabot ako sa pag-iisip na ibigay ko na lang itong aking YouTube sa aking pamangkin or sa aking anak. Pero kaninang umaga, si Lolo ay nagpadala sa akin ng isang napaka-importanteng mensahe. And yun yung ikinagalak ng aking puso. Ito po yun, yung inaantay ng karamihan na baguhan or YouTuber. Ito po yun. My first sahod sa YouTube. Isishare ko po ito sa inyo. Hindi pa ako mahihiya kung maliit man ito. Dahil ito ay ating pinaghirapan. Maliit man pimalaki, isishare ko po yan sa inyo kahit maliit. Hindi ko po yan ikakahiya na maliit lang ang aking first sahod or kikitain. Yan po ay ating pinagpaguran, pinag-aibagan. Diba? Tama ba ako mga kabishi ko? Ayan. Dahil dyan, nahimok uli ang Mami Leia na i-active uli ang kanyang YouTube. Kasi ang totoo talagang tinamad. Ang reason is, magmula nung natanggap ko yung aking working permit, nasa utak ko kasi is magtrabaho. And then, nag-focus ako sa aking mga application. Sa ngayon, meron na akong napasahan ng isang application ko. And then, yung dalawa is tinatawagan ako pero hindi pa ako nakakapag-decide. I-share ko sa inyo, through online po yung dalawa. Yung isa is caregiver. And then yung pangalawa na tumawag na is yung teacher assistant. So magiging teacher po ako. So yan, sa tatlo na yan, napasahan ko ng aking application is sa Museum of Fine Arts po yun. And yung aking magiging work ay nakita ko na. At nalaman ko na kung gaano kadali lang. Sobrang dali lang po. Sobrang dali. And kung bihasa nga ako sa computer, is some desk information ako. Kaso lang, natatakot ako. Matagal-tagal na din kasi na hindi ako nakagamit ng computer. Although, marunong naman. Kaso lang, syempre, iba na nandito tayo sa dayuhan bansa. Pero kailangan natin maging matatag, matapang. And kung nag-aalanganin kayo dahil ang English natin is, gusto natin is, laging correct ang grammar. Kaya nga tayo nahihiya mag-English. Kasi marunong naman tayo. Kaso lang, andoon yung ating pag-iisip na baka mali yung grammar, may makarinig. Kasi nga, tayo mga Pinay or Pilipinos ay mga perfectionist. Which is good naman, yung ganun. Pero sa inyo, huwag kayong mahiya kung ang inyong mga English ay barok-barok. Ako po, magmula nung may interviews sa embassy, doon lumakas ang loob ko. And doon, naipasok ko sa aking kaisipan na who care kung ang English ko ay baluktot. Wala akong pake. So mga ka-Pilipina ko, huwag kayong mahiya kung ang inyong mga English ay sa palagay nyo ay hindi yan perfecto.
Kasi understandable naman na hindi yan ang ating lingwahe sa pang-araw-araw. Although maganda kung tayo ay ginagamit din natin yan. So kailangan natin yan na nandito tayo sa dayuhang bansa. Kaya huwag kayong mahiya. Do it. Mag-practice. Yan po yung paraan para ma-practice ang inyong mga English capacity to express it in public, lalo na huwag kayong mahiya kung barok-barok man yan. Who cares, sabi nga ng asawa ko. Do it, baby. Masyadong maano yung aking asawa kasi nga hirap na hirap talaga siya sa akin kasi ilang beses ako nag-impake and ang aking ang ate Pidilas Papas Bala kung ilang beses ko yung tinawagan at narinig niya yung mga hikbi ng aking iyak at yung mga hinaing ko dahil yun sa kalungkutan. And alam naman ng tao dito sa US or Pilipinos na nandito, lalo na ako. Maganda lang yan kung ang asawa mo is maraming free time. Pero wag ka kasi dito, ang oras dito ay napakahalaga. And ginto, kumbaga. Time is gold. And dito naman, i-share ko pala sa inyo, sa paghahanap ng trabaho ay napakadali po basta't kumpleto ang inyong mga papel. Mamimili kayo ng trabaho doon sa capacity ng inyong kakayahan. Marami po, throw online. So yun pong dalawang aking ina-applyan is a caregiver and then yung sa pangalawa is teacher assistant. Si teacher assistant is kinukontak na ako nga lang ang papers ko ay kinukumpleto pa talaga. So nakapagpasa ng application doon sa Museum of Fine Arts and doon nakita ko naman kung gaano kadali ang magiging trabaho ko. Sobrang dali lang po and gustong gusto ko. And I'm praying for that na matanggap talaga ako doon sa mga nagtatanong kung nagtatrabaho na ako. Malalaman nyo na the way I talk. Kung nagtatrabaho na ba o hindi pa. Ayan mga kaibigan ko. Pa-suspense pa talaga. Obvious naman na hindi pa. Kasi yung iba, tinatanong ako kung nagtatrabaho na. So, sa ngayon ay hindi pa and waiting ako ng call and nandoon naman ang ate Florencia Aguila sa loob nung aking pinasahan ng application. So, and kalakip ng aking panalangin, sana ay maging okay na. So ito na, huwag na natin patagalin. My first sahod sa YouTube na yan. Kung kayo ay makakaranas niyan, ay gaganahan kayo uli kung kayo ay mga tinatamad na sa YouTube. Ako talaga, nagpasya ako na hindi na muna ako magla-live streaming kasi nagkaroon ng kulalamunan. Isa din yung sa reason kung bakit nag-stop ako. Kasi namaos as in paos talaga. And then sumakit yung aking lalamunan. So yun yung pinaka first na reason kung bakit ako nag-stop ng live streaming. And secondly, yun nga, natanggap ko yung aking working permit. So ang utak ko nakapokus doon sa paghahanap ng trabaho or magtatrabaho kasi matagal ako na stuck dito sa bahay mga kabishi. So ayan, pasakali ng Bisaya, masaya lang ako kahit maliit lang po yung aking sasahurin, at least yan po ay aking pinaghirapan. And mararamdaman nyo po yan mga YouTuber, and wag nyong ikahiyang i-share po yan kasi yan po ay blessings at yan po ay ating pinagpaguran. Andoon na nga yung sumakit yung aking lalamunan. And una ay padadalan kayo ni Lolo ng mensahe pala na yan na nga sa sahod. And kaninang umaga nagulat ako and as in wala na talaga muna akong paki
Sa YouTube kasi nga ang utak ko is nakapokus talaga sa mga papers ko sa pagkumpleto kasi yun na lang talaga ang inaantay. Yun na lang talaga ang inaantay. So, ayan, yung natanggap ko is about nga sa sahod. So, ang una ay padadalhan kayo ng notice ni Lolo or email na yun nga ang sahod nyo ay ready na. Talaga, ready na. So, hindi ko po yan ikakahiya. Maliit lang po yung aking sasahurin. And inayos ng aking asawa. And nasa account na po yan. And kailangan ko na lang siyang kuhanin. And magkano ba ang aking sinahod, mga kaibigan ko? Kanina lang po yung umaga, 11 dito. So, inaantay ko yan bukas pa. So, napaaga yata pinadala na ko ni Lolo ng email na yung sahod mo nga is need mo ng kuhanin, parang ganun, or ito na yung sasahurin mo or kukunin mo na. So, inayos ng asawa ko and nandoon na sa account and ready to get na. Pero hindi ko pa siya kinukuha kasi sabi ko sa asawa ko, namnamin ko muna kahit maliit lang yan. And para ganahan po ako. And ito na po yung aking sahod sa kay Lolo. And hindi nyo pala yan makukuha yung butal. Yun lang po muna kung ano yung nabuo sa kung 100 ba yan or 200. Basta't yung butal po ay maiiwan. So, ito po yung aking sinahod. Ayan po, ayan. Nakikita nyo? Hindi ko po yan ikakahiya na maliit lang kasi yan po ay pinagpaguran mga kaibigan ko. So, yun po yung sinahod ko. Kukunin ko na lang. Sabi ko sa asawa ko, masyadong excited. Sabi ko kaninang umaga, namnamin ko muna. So, ayan mga kabishi, yan po yung aking first YouTube sahod. I hope na makapagbigay sa inyo ng inspiration. Inspirasyon. Naipagpatuloy kasi ako nga tinamad. So, ngayon, magsisimula ako muli and kailangan ko isariling upload na mga kaibigan ko. Pipilitin ko po yan ibalik na makapag-upload ako ng mga videos na sarili ko. Videos. So, thank you everyone. That's it. This is Mami Leia from Leia Boy Kai Channel. My first YouTube salary. I'm happy and mag-upload uli ng videos ang Mami Lia sariling gawa. Ayan, thank you everyone.